apat na buwan sa Supreme, sa harap ng Senado, apat na buwan doon kami natulog para pigilan ang 1869, another form of lockdown, another form of medical martial law. Nanalo po kami. Wala po kami sinigaw against sa gobyerno, wala po kami sinigaw against sa Pangulo, wala po tumulong sa aming politiko. Bumaba po kami ng gulo dahil humingi ng tulong ang mga kapatid nating Muslim. Alam naman natin yung nangyari sa Mudyasan Camp ni ex-Vice Mayor Pando Mudyasan, walang tumutulong sa kanila. Through People's Initiative, nakipag-coordinate kami sa 11th Infantry Battalion Commander General Bob Patrimonio, sa PNP Regional Provincial Office, kay Colonel, kalimutan ko yung pangalan, pasensya na. Nag-coordinate kami para mapigilan ang madugong bakbakan. Yung nasa likod, nasa gitna, nasa unahan, pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag ako po ay umiingot sa buong Pilipinas, hindi ko po binabago ang statement na ibinibigay natin. Ako nga po pala si Captain Ray Valeros, Senior Advisor ng National People's Initiative Council Committee, at advocate tayo ng unity and peace ng MNLF dito sa Luzon. At tayo rin po ay member ng AMUPRA, Allied Military Uniform Personnel and Reservist Association. Ano-ano po yung naipanalo na nating laban? Wala po tayong sinisigaw na against tayo sa gobyerno, ayaw natin sa Pangulo, gusto natin itong politiko na ito, ayaw natin itong politiko na ito. Wala po kaming isinisigaw na gano'n. Simula ng laban ng National People's Initiative Council Committee, simula ng tulungan namin ang ating mga kapatid na MNLF sa hulo para mapigilan ang pagdanak ng dugo, mapigilan natin ang lockdown. Alam yan ni Kaarte, ni Kaherman, alam yan ni Miss Cathy, nakasama namin yan sa kalsada, at marami pa. Pakinggan niyo pong mabuti. Ito po ay suggestion ko based sa aming experience sa ground. Kung tayo po ay maghahanap ng solusyon, kailangan bukas na. Samayan natin si KRJ Abeliana. Bakit ko po sinasabi, kapos na po tayo sa panahon. Kapos na po tayo sa time. Kapag ka mayroon isang siraulong pupindot ng boto na panggera, lahat po tayo, mayaman, mahirap, diniskas na ni KRJ kanina, kahit ikaw ay pinakamayamang businessman, apektado ka rin. Lahat tayo. Ang problema sa bansang ito, kaya hindi tayo manalo sa laban, wala tayong unity, hindi natin alam ang kahulugan ng salitang priority. Marami tayong gustong ipakipaglaban. May sektor ng transportasyon, may sektor ng labor, may sektor ng kalusugan, napakaraming sektor. Ang tanong ko po, kapag ka nag-elect tayo ng presidente, vice president, governor, congressman, mayor, kahit sino pa mang national or local government official, pag nanalo na sila, bumabalik pa sila sa taong bayan at sinasabi ang ganito. Hindi. Dahil ako ay iniupo ninyo sa aking pwesto. Kung di dahil sa boto ninyo, wala ako rito. Ano ba ang gusto ninyo ngayon na gawin ko para sa inyo bilang representante ninyo dito sa aking kinakaupuan? May bumalik na po bang ganyang politiko sa taong bayan? Wala. Parte-parte. Huwag niyo po kakalimutan ito. Dito kami nakaangla. Dalawang buwan kaming natulog sa harap ng Supreme Court para ipatigil ang lockdown. Napatigil po namin ang lockdown. Isang daang rally sa kalsada, Payapa, during the pandemic para mahinto ang patayan ng bakunahan. Apat na buwan sa Supreme, sa harap ng Senado, apat na buwan doon kami natulog para pigilan ang 1869, another
form of lockdown, another form of medical martial law. Nanalo po kami. Wala po kami sinigaw against sa gobyerno, wala po kami sinigaw against sa Pangulo, wala po tumulong sa aming politiko. Bumaba po kami ng gulo dahil humingi ng tulong ang mga kapatid nating Muslim. Alam naman natin yung nangyari sa Mudyasan Camp ni ex-Vice Mayor Pando Mudyasan. Walang tumutulong sa kanila. Through People's Initiative, nakipag-coordinate kami sa 11th Infantry Battalion Commander General Bong Patrimonio, sa PNP Regional Provincial Office, kay Colonel, kalimutan ko yung pangalan, pasensya na, nag-coordinate kami para mapigilan ang madugong bakbakan sa hulog. At nanalo po tayo, nagkaroon po ng status quo on ceasefire. People's Initiative po yun. Wala pa ang batas ng tao. May batas na ibinigay sa atin ang Panginoon Diyos, ang tawag dyan, inherent right, minanang karapatan. Wala pang ginagawang batas ang tao, meron na tayong minanang karapatan. Karapatan ng bawat isa sa atin. Ang karapatan na yan, preservation ng human dignity. Protection of the only life we have. Ang inherent right is universal, fundamental, unalienable. Hindi pwedeng baguhin ng batas ng tao. Doon po nakaangkla ang ating People's Initiative. At yan rin po ang tinuturo natin sa ating mga kapatid na MNLF. Yan po ang tinuturo natin sa mga retired military. Pumasok po ang batas ng tao. Sinuportahan ng ating konstitusyon ang ating inherent right. Ano pong sinasabi sa ating konstitusyon na nakasuporta sa inherent rights natin na bigay ng Panginoon Diyos? In a democratic country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from us. Lahat ng nangyayari sa bansa natin, sa atin ang gumula at tayo ang mag-decide. Pangalawa, civilian authority over the military at all times. At ang pinakamataas na nakalagay sa ating konstitusyon, ang People's Initiative is the highest form of any law in any land. Yun po ang ating susundan sa ngayon at suportahan natin ang ating hakbangin bukas para mapigilan ang pagpirma ng anumang agreement between sa ating gobyerno at sa Amerika. Maraming salamat.